Purihin ang Diyos, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At sa umagang ito, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam natin na tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang isang malaki pang pakinabang ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin ay naglaan siya ng mga kaloob at kakayahan sa bawat isa po sa atin para ang bawat isa sa atin ay magamit para sa kanya pong kaharian. Hindi lamang tayo nakaranas ng kapatawaran, hindi lamang tayo nakaranas ng paglilinis sa ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng bagong pagkatao na ang pagkakakilanlan ay nasa persona ng kanyang anak na si Kristo Jesus. At ang bawat isa sa atin ay may kaloob na maisagawa ang mga gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng bawat kapatid sa iglesia. Kaya kapatid, naniniwala ako, ikaw at ako ay may kaloob. Nuulit ko, may kaloob ka kapatid. Gusto kong gamitin ng Panginoon hindi para pahinain ang kalooban ng iyong kapatid. Hindi para matisod ang iba sa iyo. May kaloob ka sa ikatitibay ng iyong kapatid. At hayaan natin ang awit na ito ay maging panalangin para sa bawat isa sa atin. Make us one, by the power of your Spirit, make us one. Pagkaisahin tayong lahat ng Panginoon, magkakalayo man tayo, pero maranasan natin yung kapangyarihan na napapakinabangan natin yung isa't isa, sang-ayon sa kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Purihin ang Diyos, nandito po ako sa Pilipinas, marahil ang iba'y nasa ibang bansa. Nandito po ako sa Manila, marahil ang iba'y nasa ibang probinsya. Pero napapakinabangan po ninyo yung kaloob ng Diyos na ibinigay din po sa akin. At ang bawat isa sa inyo, marami po sa mga nanonood ay kakilala ko, nagiging malaki rin po kayong pagpapala sa aming pagpapatuloy sa pananampalataya. Magkaisa po tayo. Hallelujah. Make us one. Make us one. By the power of your Spirit, make us one. So your kingdom, Lord, your kingdom will come. Make us one. Amen. Help us, love. Help us, love. By the power of your Spirit, help us, love.
bawat iglesia, mula rito sa aming kinalalagyan, sa bawat isa sa atin, saan man kayo naroon, pagkaisahin tayo ng Panginoon. At ayang makita ng sanlibutan na sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pag-ibig, hallelujah, makilala nila ang ating tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Ang ating pagkakaisa at pag-ibig ay walang limitasyon. Hindi lang sa panahon na mabuti yung ating kapatid, maging sa panahon na hindi sila karapat-dapat sa ating pag-ibig at pagmamalasakit, magkaisa tayo. Hallelujah. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan ng Panginoon. Praise God. Make us one, tayong lahat. Make us one. Amen. Make us one. Sa lahat dahil sa aming pagtitiwala sa inyong paraan ng pagliligtas, kami po ay meron ng pakikipag-isa sa inyong anak na si Kristo Jesus. At sa pakikipag-isa nito, naalis kami sa isang tiyak na hatol. At libang doon, sa aming pakikipag-isa sa inyong anak, kami ay naging kabahagi ng kanyang katawan. At sa katawang ito ay may iba't ibang kaloob. At ang bawat kaloob ay para sa ikatitibay ng bawat isa. Makikilala ng mundong ito na ikaw ang aming Panginoon. Dahilan ng aming pag-ibig sa isa't isa. Dahil magtatanong ang sanlibutan, bakit namin nagagawang unawain ang bawat isa at pagbalasakitan sa kabila ng marami ay hindi karapat-dapat sa aming pagmamalasakit. Nagawa namin yon dahil sa tulong po ninyo at nagpakita kayo ng magandang halimbawa sa amin. Pagpalain nyo kami ng inyong mga salita sa umagang ito. Habagan nyo po kaming patuloy. Mamagitan ng inyong banal na dugo at biyaya sa amin at sa inyo. Dahil ang totoo, wala po sa amin ang karapat-dapat. Kundi dahil sa inyong biyaya. Ang kapahintulutan ng pagtitipong ito, hinihingi namin sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng
Amen. Praise God. Hallelujah. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, tutuloy po natin yung ating pag-aaral. Nasa verse 4 na po tayo. Basahin po natin hanggang verse 5. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay merong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho ang gawain. Gayon din tayo, na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Tuloy na po natin hanggang 8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, at ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, nagbunga po ito ng kakayahan, kagaya ng sinabi ko kanina. Ang biyaya ng Diyos ay nagdulot ng kaligtasan. At kasama na rin noon yung kakayahan na magamit tayo sa gawain ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na ng mga kaloob para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kakayahan na pagtibayin at paglingkuran ang isa't isa. Nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin ang pakikitungo sa mga kaloob na meron po tayo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Itutuloy po natin, pero medyo babaguhin natin yung ating pamagat ngayon. Ang ating pong pag-aaralan, pakitunguhan natin ang bawat kamanggagawa o ang bawat kapatid sa Panginoon ng may paggalang at pagpapakumbaba. Alam niyo po, marapat ang bawat kapatid sa iglesia ng ating paggalang at ng may pagpapakumbaba. Hayaan natin na pakitunguhan natin ang bawat kamanggagawa sa iglesia, ang bawat kapatid ng may paggalang at pagpapakumbaba. Inalintulad ni Apostol Pablo ang ating pong pagkakaisa bilang mananampalataya sa katawan ni Kristo. At may mga ilang bagay kung bakit ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon na napapansin ko rin po sa mga iglesia. Ang isa pong nais ko pong bigyan natin ng pansin, huwag nating isipin na merong kaloob na hindi gaanong kahalaga. Ulitin ko po, huwag nating isipin na merong kakayahan at kaloob sa loob ng iglesia na hindi masyadong mahalaga. Mga kapatid, huwag nating isipin na yung pastor yun yung pinakamahalaga. Tapos yung mga nagluluto sa kusina, ay hindi masyadong mahalaga yan. Kaya mas bibigyan ko ng paggalang yung pastor kaysa yung tagawalis lang sa simbahan o yung laging naglilinis dun sa simbahan. Mas re-respetuin ko yung supervisor o yung mga church leaders kaysa doon sa mga wala namang posisyon. Mga kapatid, alisin natin yung ganong klase ng kaisipan. Lahat tayo ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Merong binigyan ng kaloob ng pangunguna, pero it doesn't mean na may kahigtan siya sa kanyang mga pinangungunahan. Hindi tayo binigyan ng kakayahan na manguna para isipin na may kahigtan na tayo sa ating mga pinangungunahan. At ang totoo, kaya ka nga nilagay ng Diyos bilang leader ay para mas maranasan ng iyong kapwa ang paglilingkod mo sa kanila. Sabi po ng 1 Corinthians 12:21, at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Kailan sinabi ng mata natin na hindi kailangan ang paa? Kailan nagsalita ang kamay na hindi niya kailangan ang mata? Ang bawat sangkap ng ating katawan ay kumikilos na nagtutulungan. Alam niyo po, lalo na kapag may sakit. Ako, nararanasan ko po yung nasa banig ng karamdaman. Hirap tumayo kapag yung mga tuhod ko ay nahihirapan pong
humakbang yung aking mga paa. Hindi sinasabi ng mga kamay na wala kayong kwentang mga paa at tuhod, wala kayong kakayanan. At nagmamalaki na yung paa at nagsisimulang maglakad ito sa kanyang sarili. Hindi po. Umaalalay ang bawat sangkap ng katawan sa bawat sangkap na meron tayo sa ating katawan. Hindi. Verse 22, kung di lalo pang kailangan niya ang mga sangkap ng katawan, nawari lalong mayihina. Alam niya, meron tayong mga sangkap ng katawan na hindi natin binibigyan ng higit na pansin eh. Pero napaka-importante nila. Kagaya na lang na sabihin natin yung labasan ng ating dumi. Pasensya na po kung may kumakain. Pero yung labasan ng ating dumi, hindi natin binibigyan ng masyadong pansin. Pero subukan nyo po, kahit anong ganda ninyo, pag isang linggo na kayong hindi dumudumi, mawawala yung ganda ninyo eh. Ano? Kahit na anong ganda ng inyong katawan, pagka isipin nyo po, hindi makikipag-cooperate yung labasan ng dumi sa inyo, eh tiyak na hindi po mapapabuti ang inyong lagay. Maraming sangkap sa katawan natin na hindi natin lubos nabibigyan ng pansin. Karaniwan, madalas lang natin nabibigyan ng pansin yung mukha. Pinapuputi, pinakikintab. Ano? Kaya minsan meron ako nakita eh, ang puti-puti ng mukha, ang itim ng kamay. No? Dahil ang ginamitan lang ng kojic ba yun? O likas papaya, yung mukha at hindi yung buong katawan. Dahil mas mahalaga daw yung mukha. Pero ang totoo, hindi mo naman masasabunan yung mukha mo na hindi ka gumagamit ng kamay. Kaya, mga kapatid, ang totoo, lahat ng kaloob sa iglesia mahalaga. Pwede bang mamaya, pagkatapos ng gawain ito, meron ba kayong mga kasama sa iglesia na hindi sila napapansin? Pwede bang let's start to appreciate them? Pasalamatan natin yung kanilang ginagawa sa kusina. Pasalamatan natin yung ginagawa nilang paggawa sa anumang paraan. At i-appreciate natin yung bawat kaloob. Na ang totoo, hindi tayo makakausad sa gawain ng Panginoon kung wala yung mga kaloob na maliliit sa iglesia. Na itinuturin nating maliit, pero ang totoo ay napakahalaga nila. Isipin nyo na lang, halimbawa, yung mga tumugtog, yung mga musicians, minsan, ang sarap ng pakiramdam. Tayo yung nasa pulpito. Tayo yung napapanood. Yung mga pastor, tayo yung nagsasalita. Tayo yung nagpipreach. E kung hindi magluluto yung mga nasa kusina, di gutom tayong lahat. At ang totoo, kaya lang tayo nakatayo ay dahil merong mga gumaganap sa mga tungkuling hindi pinapansin, kaya tayo nakakatupad. Isipin nyo, mga kapatid, ang sarap umupo pag araw ng Linggo. Pero may mga naglagay ng upuan. Ang sarap dumalo sa gawain na malinis ang paligid. Pero bago kayo dumating, may mga naglinis. Napakasarap maranasan yung presensya ng Panginoon at yung pagkilos ng Diyos sa kanyang gawain. Pero ang hindi nyo nakikita, may mga nananalangin. Mga kapatid, walang hindi mahalaga na kaloob sa iglesia. Ang lahat ay mahalaga. Kaya huwag nating babastusin o hindi gagalangin. Pastor, di naman namin binabastos yung mga kamanggagawa namin. Yung hindi lang natin sila i-appreciate. Yung magpakita lang tayo ng gesture na para bang tayo yung pinakamahalaga sa loob ng simbahan. Kasi supervisor ako. Kasi pastor ako. Eh kasi ako yung laging tumatayo sa pulpito. Eh yan po eh, ano eh. Magpapakita na ng diskriminasyon sa loob ng iglesia. Mga kapatid, pakitunguan natin ang bawat kaloob na mahalaga sa paningin ng Panginoon, mahalaga sa paningin ng bawat isa sa atin. Ang isa pang nakikita ko kung bakit ito po ang ating tinatalakay ngayon, pakitunguan ang bawat kamanggagawa na may paggalang at pagpapakumbaba. Dahil merong mga nagahari-harian o may pagkapanginoon sa paggamit ng kanilang mga kaloob. Inuulit ko po, meron po sa iglesia nagpapakita ng pagiging nagahari-harian. Ginagamit nila yung kanilang pagiging pastor sa pagiging dominante sa kanilang kapwa. Ginagamit nila yung kanilang posisyon sa pagiging pagkapanginoon sa kanilang mga kapwa manggagawa. Kapatid, tandaan mo ang salitang ito. Lingkod ka sa kapakanan ng paglilingkod. Hindi ka lingkod sa kapakanan ng sarili mong ikatataas at ikasisikat, ikauunlad,
at ikagagaan sa buhay. We are servants of God, mga kapatid, for the sake of serving sa kapakanan na lalong maranasan ng ating mga kapatid yung ating mga paglilingkod. Kaya kung may mga pagkakataon na parang wala kang dahilan na gumawa at maglingkod kasi wala namang kapalit, wala namang love gift, wala namang kaming alawan sa church, kapatid, alalahanin natin. Binigyan tayo ng kaloob ng Diyos. At yung kakayanang ito ay galing sa biyaya ng Panginoon na tayo ay magamit sa kanyang gawain. Naalala ko nga, meron akong alaga noon sa Iloilo. At binigay po sa akin ni Pastor Paul. Sabi niya, Pastor, may papalaga ako sa iyong manggagawa. At ito hindi masupil eh. Kahit mga magulang niyang pastor, nahihirapan sa kanya. E di ilang panahon nang lumipas, sa Diyos ang papuri, yung taong ito, malaki po ang nabago sa kanya. At nagagamit na siya sa gawain. E nang minsang dalawin siya ng kanyang tatay doon sa Iloilo, nakita yung malaking pagbabago. Sabi ng pastor ng tatay niya, dati, ginagamit ka ng demonyo, pero ngayon, ginagamit ka na ng Panginoon. Tuwang-tuwa siya kasi nakita niya yung anak niya naglilingkod sa Panginoon. Tama po yung term na ginamit. Noon, ginagamit tayo ng demonyo. Ngayon, ginagamit na tayo ng Panginoon. Bakit kinakailangan sa paggawa natin, gaganahan tayo dahil may pakinabang? Bakit sa paggawa natin, kailangan ganahan tayo dahil may sahod tayo sa paggawa? Hindi pa ba sapat sa atin na tanda ng pagliligtas ng Diyos ay binigyan tayo ng kakayang magamit sa kanyang gawain? Hindi pa ba sapat na kagalakan at karangalan para sa atin? Galing tayo sa pagiging lingkod ng kaaway ng Diyos, sa kampun ng kadiliman, tiyak sa kapahamakan, pero inilipat sa kaliwanagan, binigyan ng kakayanan magamit pa sa kanyang gawain. Naalala ko po nung nagkaroon ako ng pag-iisip na hindi na ako gagamitin ng Panginoon. Kasi matikas po ang ulo ko, nang ako'y kabataan. Sabi ko, Panginoon, hindi mo na ako gagamitin, nakakaya na po ang buhay ko. Pero alam nyo, purihin ang Panginoon. Pinatunayan ng Diyos sa akin na ang sinamang laang sumunod sa Kanya, gagamitin niya. At ngayon, ang masasabi ko, sa tuwing paggawa, sabi ko, salamat Panginoon, isang malaking karangalan na kami po'y magamit sa inyong gawain kumpara kung sino ang gumagamit sa amin noon. Kumpara kung ano yung aming kalalagayan at katatayuan sa iyong harapan nung kami ay wala pang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya purihin ng Diyos, isang malaking karangalan ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Inuulit ko po, isang malaking karangalan ang maglingkod sa Diyos. At kung ito'y karangalan, kagalakan na sa atin ang maglingkod. Hindi hinahangad ang anumang kapalit sa ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Tama na nararapat sa upa ang mga lingkod ng Panginoon. Tama na huwag nating busalan ang mga hayop kapag sila'y gumigiik. Pero hindi magmumula yan sa bibig ng mga lingkod ng Diyos. Hayaan natin ang ating paglilingkod ang siyang magsalita at ang kumbiksyon ng Diyos ang kumilos sa bawat tao kung sila ay gagawa ng mabuti sa atin. Pero para sa ating mga lingkod ng Diyos, it is such an honor to serve the Lord. Isang malaking karangalan ang paglingkuran ang kataas-taasang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabing ganun, no, ng 1 Corinthians 12:4. Tandaan natin, hindi tayo Panginoon. Lingkod tayo. Iisa lang ang Panginoon. Iisa lang ang Espiritu. Iisa lang ang Diyos. Kung may katabi ka ngang kamanggagawa, sabi mo, hindi ka Panginoon. Pakibati yung ating mga pastor, hindi ka Panginoon, ha? Lingkod ka ng Diyos. Kaya, sabi po ng 1 Corinthians 12:4, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapot iisang Espiritu. May iba't ibang pangangasiwa, datapot iisang Panginoon. May iba't ibang paggawa, datapot iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Paalala sa atin, mga pastor at mga kamanggagawa, sabi po ng 1 Peter 5:3, huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan kung di maging halimbawa kayo sa kanila. Mga kapatid, wala kang corona.
para maging hari sa iyong mga kapwa manggagawa at sa iyong mga kapwa mananampalataya. Tandaan natin, ang kaloob ay binigay ng Diyos sa kapakanan ng paglilingkod, hindi para maitaas ang iyong sarili at makita ng iba ang kahigtan mo sa iba. Ang totoo, the more na tumataas ang posisyon natin sa gawain ng Panginoon, ay the more na nakikitaan tayo ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapakanan ng ikatitibay ng ating mga kapatid sa Panginoon. Ituloy po natin, mga kapatid, bakit po natin pinag-uusapan? Pakitunguhan ng bawat kamanggagawa o ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga kapatid, ng may paggalang at pagpapakumbaba. Kailangan bantayan natin ang bawat isa sa ating mga pagpapasya at paggawa. Mga kapatid, paalala po, bantayan natin ang ating mga desisyon at paggawa sapagkat nabubuhay tayo sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Isa lang ang dumepekto, madadamay ang lahat. Body of Christ mentality. Ano man ang ating sasabihin, maapektuhan ng marami. Ano man ang ating iisipin na pagpapasyahan o pagpapasyaan, maapektuhan ng kabuuan ng katawan ni Kristo. Hindi lang ikaw ang mapapahiya, ang buong katawan ay mapapahiya. Kaya, minsan sabihin natin, hindi ko naman binastos yung aking kamanggagawa eh. Hindi ko naman hindi ginalang yung aking kamanggagawa. Pero alam niyo ba, yung personal nating mga kalooban na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, naaapektuhan yung pastor mo. Madalas ang nagbibigay ng matinding stress sa mga pastor. Bakit apektadong-apektado yung mga pastor pag may mga kamanggagawa at mga kapatid na lumiliis sa kalooban ng Diyos? Patunay kasi yan na yung pastor mo ay bahagi sa katawan. Naapektuhan siya sa ginagawa mo, naapektuhan siya sa mga hinahakbangan mong hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Sakit ng isa sa bahagi ng katawan, masakit na ang lahat. Alam nyo, pag masakit yung mga paa ko, hindi nagsasaya yung mga kamay. Hindi ko nakita yung paa ko sumasakit, tapos yung mga kamay ko gumaganon. Nagsasaya, hindi po. Pati mga kamay ko bumabagal. No? Tumutulong yan, umaagapay. Pag may sakit yung isa, apektado na yung lahat. Kasi ninyo, pag nasakit ang sikmura nyo, no, sumasakit yung inyong tiyan. Sino sa inyo nagagawa niyo pang yung bibig niyo kusang tumatawa? Kasi sakit ng tiyan ko. Hindi o, pati bibig niyo apektado, mata niyo lulungkot. Kasi apektado yung buong katawan sa nangyayari sa isang katawan. Eh minsan, nung kami nag-mission dyan sa Quezon, eh nandito po si Pastor EJ, naharangan po kami sa checkpoint. Alam niyo, sabi sa amin nung nasa checkpoint, pasirin niyo po ito ha, halimbawa, meron daw mga grupo ng mga pastor na pumasok doon. Sabi nila doon sa checkpoint, hindi po kami magsiswimming, hindi po kami turista, magmimission po kami. E kamukat-mukat, nakita ho nila, nasa dagat, nagsiswimming yung mga pastor. Kaya sabi, alam niyo, nasaktan po ako, sabi sa akin nung checkpoint, yung mga pastor, mga sinungaling yan, alam, saktan ho. Punta po ako, hindi na ako nagtanggol eh. Sabi ko, hindi naman lahat. Minsan may ganun pa tayo, no? Hindi naman lahat. Kapatid, katawan tayo ni Kristo. Pagka mayroong pinagsalita ang isang ganun, masakit na rin para sa atin. At pinuntahan ko yung mga kamanggagawa ko sama, sabi ko, kita niyo yan. Dahil lang doon sa mali ng isa, pati tayo, sinungaling na rin. Eh sabi ko, yung mga pastor, mga sinungaling yan. Biruin mo, hindi daw magsiswimming, nag-swimming naman. At tatandaan natin, pakitunguhan natin ang kabuuan ng katawan na may pagrespeto at paggalang, na may pagpapakumbaba, na kapag tayo ay may gagawin, tandaan natin, maaapektuhan ang kabuuan ng katawan. 1 Corinthians chapter 5 verse 6, hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam na ang kasabihan, ang kaunting papaalsa ay nakapagpapaalsa sa buong masa ng harina? Sa iglesia sa Corinto, mayroong isang kabataan na nakipagrelasyon sa kanyang stepmother. At ang naging response ng mga kapatid, mayabang pa yung iba. Dahil mayroong isang kabataan, naging mapagmalaki pa yung iba. Dahil mayroong isang kabataan, isa lang yon, na nagawa niyang makipagrelasyon sa asawa ng kanyang ama, stepmother niya. At sabi ni Apostol Pablo, hindi niyo ba alam yung maliit na harina na yan, may yung pampaasa na yan ay kayang makaapekto sa kabuuan ng harina.
yung isang pagkakasala ng isang kapatid, hindi natin dapat ikinatutuwa, hindi dapat tayo nagiging kampante. Because it will affect the whole church, yung kabuuan ng katawan. 1 Corinthians 12:26, kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Alam nyo, mga kapatid, pag may nasasaktang isang bahagi, naapektuhan tayong lahat. Merong mga churches, tignan niyo po ako dito. Gusto ko po magtapos dito. Meron ako mga nakakausap na kapwa ko lingkod ng Panginoon, mga kamanggagawa, Pastor, nalulungkot po kami. May problema po kami dito sa church. Pastor, ang dami po namin pinagdadaanan ngayon, yung isa pong kapatid, talaga naman pong napakabigat. Alam niyo, sa kabilang banda, nakakalungkot dahil merong nagkakasala, di sumusuway sa kalooban ng Diyos. Pero sa isang banda, nararamdaman ko yung saya. Alam niyo kung bakit? Pastor, may nagkakamali na nga, masaya ka pa. Bakit po? Masaya po ako dahil pag may nagkakamali, naaapektuhan yung iba. Patunay na iisa tayong katawan. Dahil kapag merong nasasaktan o merong nagkakasala at nangihina at natutuwa pa yung marami, yung church na yun hindi sa Panginoon. Kaya kapag yung mga church, napunta kayo sa isang church, nagdadalamhati ang lahat, malungkot dumating kayo, malungkot ang lahat, umiiyak ang marami, o nabibigatan ang marami sa pastor hanggang sa mga manggagawa dahil merong isang kapatid na dumidepekto. Purihin niyo ang Panginoon. Ang iglesyang ito'y sa Panginoon. Bakit? Kasi naaapektuhan kayo, hindi naman kayo magkakamag-anak. Hindi naman kayo magkakadugo. Pero kung maapektuhan kayo sa kapwa niyo, kapatid, sa Panginoon, ganun na lang. Patunay yan na iisa tayong katawan na ang sakit ng isa ay sakit na rin ang lahat. At kapag may pinaparangalan namang isa, kapatid, huwag mo namang tanggapin lang sa iyo yung parangal. Kilalanin mo rin naman na kaya kang pinarangalan ay dahil sa tulong ng mga taong nasa paligid natin. Alam niyo po, tuwing matatapos ako mag-sermon, madalas kausap ko po yung mga pastor. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko naman magagawa tong sermon to kung walang nagluluto, kung walang gumagawa sa paligid, kung walang mga manggagawang nagtutulong-tulong. Isipin niyo po, kung si pastor pa magluluto, si pastor pa maglilinis ng paligid, si pastor pa ang gagawa sa lahat ng bagay, eh tiyak, mga kapatid, magsesermon bukas yan, baka puro hallelujah, praise the Lord lang ang masabi niyan, tsaka kwento ng kanyang buhay. Pero purihin ang Panginoon dahil sa pagtutulungan ng isa't isa, nakagagawa ang bawat isa, nakaka-function ang bawat isa ng mabuti sa ikatitibay ng bawat kapatid. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos, maging ang distritong ito o ang aming pong pagsasama-sama dito ay nagtatagumpay. Nais ko pong kilalanin ang inyo pong mga pananalangin, ang inyo pong mga pag-agapay sa amin. Salamat po sa Diyos. At hindi po namin to nagagawa sa aming sarili, kundi dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami dahil simula sa aming mga leader sa Masaredo Family, nagpakita sila ng mabuting halimbawa para sa gawaing paglilingkod. Naalala ko nga ang Pastor Leopoldo Masaredo, pagkaya po'y nakita nyo, hindi nyo aakalain siya ang pinaka-leader, pangunahing tagapanguna ng ating pong iglesia. Dahil makikita nyo, minsan darating kami ng sentro, nagwawalis yan sa paligid, nakalislis yung kanyang pantalon, yung kanyang t-shirt ay nakalislis, hindi mo aakalain siya ang ating general superintendent. At kung pakitunguan niya ang kanyang mga kamanggagawa, may paggalang at may pagpapakumbaba. Pinapahalagahan. Alam niyo, ako'y nakaranas din ng kanyang pagmamalasakit. Purihin ang Panginoon. Sa panahon na ako'y bumagsak, sa panahon na ako'y mahina, ang narinig ko sa bibig ng aking pastor, gagamitin ka ng Panginoon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, kung susunod lang talaga tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, mapapabuti tayong lahat. Ay po'y manalangin, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Lubos kaming nakakaramdam ng pagpapakumbaba sa kabila ng mabubuting bagay na ginawa niyo po sa buhay po namin. Alisin niyo po sa amin ang palalong kaisipan, alisin niyo po sa amin ang pagiging hari at pagkapanginoon sa aming po mga tungkulin.
Alisin niyo po sa amin, Panginoon, yung paggawa na iniisip ang sariling kapakanan. Salamat. Pagkaisa inyo po ang iglesia. Pagkaisa inyo po kaming lahat. Kagaya ng sa isipan ng aming Panginoong Hesukristo. Huwag naming tignan ang aming kalagayan dahil nakahigit kami sa iba. Tignan namin ang aming kalagayan the more na nilalagay niyo kami sa posisyon, the more na dapat kaming gumawa at maglingkod. Hindi kami tinawag sa ganitong panawagan ng paglilingkod para maging Panginoon ng mga kapwa namin, mananampalataya. Kagaya po ninyo, nasumpungang hinuhugasan ang paa ng inyong mga alagad, Panginoong Jesus. Napakabuti po ninyo. Nung kayo natin dito sa lupa, naglingkod kayo kahit doon sa mga taong kinamumuhian. May ketong, sakit sa balat, may iba't ibang uri ng karamdaman, inaalian ng demonyo. Maging yung mga tinatakwil at kinamumuhian ng mundo, inabot po ninyo. Bigyan nyo kami ng ganong klaseng puso, damdamin, kaisipan, pagkaisaan ng buong iglesia na humakbang kagaya ng sa Panginoong Hesukristo. Salamat po sa kakayahan ng binigay niyo sa amin. Ang totoo, walang ilalabas ang katawang ito na mabuti. Pero dahil sa biyaya niyo at sa tulong po ninyo, makagagawa kami na ayon sa inyong kalooban. Salamat po. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa kanya sa kanilang mga pangailangan. Kayo po ang patuloy na umabot sa kanila. Kayo po ang patuloy na kumalinga. At pinagpapasalamat ko na po higit sa aming inaasahan at kahilingan ang ibinibigay niyo po at ibibigay niyo sa amin upang magamit sa inyong gawain sa katitibay ng aming mga kapatid. Salamat po. Datnan niyo po ang iglesia sa inyong muling pagbabalik na nagtutulong-tulungan, kakaisa, hindi lamang dahil merong mabuting nangyari, lalo kaming magkaisa, lalo na sa mga panahon na nanghihina ang aming mga kamanggagawa. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Sa inyo lahat ng papuri, panangal, pagsamba, pagdakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At ina-acknowledge ko po bago sa pagtatapos ang aking sambahayan, aking pamilya, asawa ko, ang aking mga anak na kaagapay sa gawain ng Panginoon. Kaya po ako na patuloy na nakakatayo at nakakaganap sa gawain ito. Ay dahil binigyan din po ako ng Diyos ng pamilya na magiging katuwang sa gawain ng Panginoon. Palain kayo ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you po.